The Billionaire's Unwanted Bride, Part 6. Nagtaka si Cindy nang bigla na lamang inihinto ni Rafael ang kotse sa tabi ng kalsada isang araw na patungo sila sa bahay ng mami nito. Bakit? May problema ba? Ayon sila, Cindy. Sinundan niya ng tingin ang tinuturo ni Rafael. Sino yung mga yun? Kilala mo? Tanong niya sa may edad ng lalaki at babae na nagmamadaling naglakad palayo. Hinabol ng mga ito si Rafael. They are your parents, Cindy. Nagulat siya sa narinig. Pakiramdam niya ay saglit na tumingil sa pagtibok ang puso niya. Namalayan na lamang ni Cindy na nakahinto na ang sasakyan at wala sa harap ng manibela si Rafael. Kausap na nito ang mag-asawa. Hindi na natuloy sina Cindy at Rafael sa pagtungo sa bahay ng mami nito. Bumalik sila sa bahay kasama ang mag-asawa. Pinakinggan niya ang salaysay ng may edad na babaeng nagngangalang Rosa. Ayon sa salaysay nito, isang taon pa lamang ang anak nitong babae nang bigla na lamang itong maglaho. Nangyari daw yun isang buwan matapos lumipad patungong Amerika si Senyora Beatriz. Sa labis na sama ng loob ay nilisan ng mga ito ang asyenda at namuhay sa ibang probinsya. Ang anak daw ng mga ito ay may maliit na pilat na hugis puso sa ibaba ng kanang balikat. Likha ng hindi sinasadyang pagkakapaso nito sa pantatak sa mga baka. Malalim daw ang nilikhang sugat, kaya alam nilang hanggang sa pagtanda ay tataglayin nito ang tatak. Hindi na raw nagkaanak ang mga ito, ngunit malakas daw ang kutob ng mga ito na buhay pa ang kaisa-isang anak ng mga ito. At nang dalawin ng mga ito kailan lang ang kamag-anak ng mga ito sa asyenda, ay nalaman daw ng mga itong may anak na dalaga si Senyora Beatriz. Ngunit hindi naman nabalita ang nag-asawa ito o hindi kaya ay nagbuntis. Noon na nabuo ang hinala ng mag-asawa na may kinalaman ang senyora sa pagkakawala ng anak ng mga ito. Pero bakit naman ho gagawin yun ni Senyora Beatriz? Tanong ni Rafael dito. Sakada lang nila kami ni Juan sa asyenda nila sa Negros. Matindi ang naging pagkakagusto niya kay Juan. Pero hindi siya nito pinatulan at sa halip ay ako ang pinakasalan. Siguro. Dahil sa galit, ay yun ang naging daan para gantihan kaming mag-asawa. Gaano po ba kayo kasigurado na kayo nga ang aking mga magulang? Tanong ni Cindy sa mga ito. Yun ang unang pagkakataon na sumali siya sa usapan. Gaya ng sabi ko, may pilat sa balikat ang aking anak. Patingin nga ng pilat mo sa balikat, anak. Dahan-dahan niyang inilihis ang manggas ng suot niyang blouse. Nalantad ang munting pilat na hugis puso. Pagkakita ron, ay nag-unahan sa pagbagsak ang mga luha ni Rosa. Mabilis siya nitong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Ah, anak ko! Ikaw nga! Napakatagal na panahon kong inasam na sana ay mahawakan at mayakap kita. Maraming salamat, Panginoon ko! Natupad ang araw-araw kong huling na sana ay makita naming mag-asawa ang aming anak. Umiiyak na wika ni Aling Rosa. Kaagad namang nakadama si Cindy ng tinatawag na lukso ng dugo. Kayo nga po ang nanay ko! Umaagos ang mga luhang yumakap din siya sa ina. Ilang sandali pa ay kumala si Aling Rosa at pinahid ang mga luha niya. Matagal ko nang pinananabikan ang pagkakataong ito, anak. Pwede na akong mawala. Pwede na! Umiiyak nitong sabi at muli siyang niyakap. Kailanman ay hindi niya naramdaman sa piling ng kanyang mama ang ganoong siguridad at katiwasayan, pati na ang katiyakan ng pagmamahal. Yun ang damdaming matagal na niyang hinahanap. Lumapit sa kanila ang kanyang ama. Nakiyakap at nakiiyak din ito. Patawarin mo kami, anak, kung ngayon lang tayo nagkita. Patawad kung wala kami sa mga oras na kailangan mo kami. At si Beatriz, magbabayad siya. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa pamilya ko. Galit na wika ng kanyang ama. Nalito man nung una, pero madali na natanggap ni Cindy ang katotohanan sa pagkatao niya. Siguro dahil hindi niya naramdaman o nakita ang pagmamahal na hinahanap niya sa kanyang kinilalang ina. Madilim ang kalangitan habang nagbabiyahe sina Cindy patungo sa mansyon ni Senyora Beatriz. Paminsan-minsan ay kumukulog at kumikidlat. Nagbabadya ng masamang panahon. Si Rafael ang nagmamaneho ng ekspedisyon. Nasa likuran naman ang kanyang mga magulang.
Malayo pa ay natanaw na niya ang kanyang mama. Nakangisi silang sinalubong nito sa harap ng mansyon. So, there you are. Ang napakaganda kong ginawa. So, magkakilala na ang mga pangunahing kontrabida sa nobela. At ngayon ay kukomprontahin nila ang bida. What a scene! Sino ang mag-aakalang masusunod ang script ko hanggang sa kahuli-hulihang detalye? Humalakhak muli ang senyorita. Hindi na pala kita kailangan tanungin. Mariin na wika ni Cindy. Sa bibig mo na mismo nang galing ang mga bagay na gusto kong malaman. Tumpak, Cindy! Tapos na ang palabas. Bakit mo nagawa sa amin to? Paano mo nakaya na ilayo sa amin ang anak ko? Ang aming anak! Asan ang puso mo, Beatrice? Usig ng kanyang ina rito. Senyora Beatrice! Sigaw nito. Noon yon, Beatrice. Ngayon ay mas mababa pa kaysa sa alikabok na tinatapakan ko ang tingin ko sa'yo. Bravo! Pumalakpak si Senyora Beatrice. At ikaw, Juan, ano nang masasabi mo? Kitang-kita sa mukha mo ang matinding galit. Bakit umaakto kang kasing amo ng mga tupa? Kutya ng senyora sa kanyang ama. Gusto sana kitang saktan, pero pinigilan ako ng aking mag-ina. Halatang pigil ang galit na tugon ng kanyang ama. Nagliliyab kasi ang mga mata nito. Ano nga naman ang silbi ng gagawin ko sa isang tao na walang ginawang kabutihan sa kapwa? Ngayon nagkita-kita na kami ng aming anak. Hindi ko dudungisan ang kamay ko para gumawa ng bagay na magpapalayo muli sa aking anak. Pasalamat ka, Beatrice, mahal ko ang aking mag-ina. Dahil kung hindi, ay hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Kulang pa ang saktan ka sa mga taon na hindi namin nakapiling ang aming anak. Napakasama mo. At ngayon pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Galit na wika ng kanyang ama. Another bravo! Pumalakpak ulit si Senyorita Beatrice. Yan ang napapala ng hambog na lalaking humamak noon sa kagandahan ni Beatrice. Kumulog at kumidlat ng malakas at kasunod noon ay bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit isa man sa kanila ay walang umalis sa ulanan. Tanging si Senyora Beatrice ang natakot mabasa at umatras para sumilong. Nakikita niyo sana ang mga sarili ninyo? Humahalakhak nitong sabi. Para kayong mga basang sisiyo. At ikaw naman, ang agilang takot mabasa ng tubig dahil baka malagas ang mga balahibo mo't malantad ang tunay na balahibo ng isang uwak. Anang kanyang ina rito. Salamat at may konsensya ka pa rin, Beatrice. Binuhay mo ang aming anak. Binuhay upang paulit-ulit na saktan, Rosa. At hindi pa tapos ang lahat. Ipinakasal ko siya sa isang lalaking hindi umiibig sa kanya. Ano kaya ngayon ang mararamdaman ni Rafael at ng mami niya kapag nalaman nilang wala pala ni isang kusing si Cindy sa kanyang pangalan? Hindi kaya siya tratuhin ng mga ito tulad sa isang mababang uri? Anong masasabi mo, Rafael? Gaano kaliit ang tingin mo kay Cindy? Masaya na wika ni Senyora Beatrice. Ikaw ang nagiging maliit sa paningin ko, Senyora Beatrice. Ganun ba, Rafael? Okay. Cindy, come to mama. Pinaniniwala ka lang nila. Oo, inaamin kong sila ang tunay mong mga magulang. Pero ipakita mo nga sa kanila, iha, kung sino ang mahal mo. Come here, Cindy. Pinalambing nito ang tinig. Narinig ko na ang mga gusto kong marinig, Senyora Beatrice. Pero alam mo kung ano ang masakit? Yung tao na minahal ko ng lubos at hinangaan ko ang siyang nananakit sa akin. Alam mo, mama? Nagtatanong ako dati sa sarili ko, bakit iba ang trato mo sa akin? Bakit pakiramdam ko hindi mo ako talaga mahal? Na bakit hindi mo masabi kung sino ang aking ama? Ngayon alam ko na ang buong katotohanan. Umiiyak na wika ni Cindy. Patawarin mo ang mama. Halika sa tabi ko, anak. Wika pa ni Senyora Beatrice na tila hindi pinansin ang sinabi niya. Tama na, mama! Matapang niyang sabi. Bagaman natutokso na siyang lapitan ang nakamulatang ina. I love you, iha. Yakapin mo ang mama. Basang-basa ka na. Kailangan mo ng init ng mga bisig ko. Come, iha. Embrace, mama. Gustong-gusto na niya itong sundin. Kagaya ng dati, ay tila siya nahihipnotismo. Ngunit nagpigil siya at sa halip ay ang tunay niyang ina ang kanyang niyakap. Ano klase kang anak, Cindy?
Ngit-ngit na sigaw ni Senyora Beatrice. Magsama kayong lahat! Magsialis kayo sa harapan ko! Hindi ko kayo kailangan! Taboy nito sa kanila. Wala ba sa script na ang yayakapin ni Cindy ay ang tunay niyang ina, Senyora Beatrice? Kutsari ito ni Rafael. Let's go, Cindy. Nahihibang na siya. Sinunod niya si Rafael, pagaman masakit para sa kanya ang talikuran ang nakilala niyang magulang. Buong buhay niya ay minahal niya ito, kaya hindi yun ganun kadaling alisin sa kanyang sistema. Isang araw ay muli kang babalik dito na gumagapang at nang mamakaawang tanggapin ulit kita, Cindy. Luluha ka ng bato sa aking paanan. Tumataginting ang tinig na sabi ni Senyora Beatrice, ngunit hindi niya ito pinansin. Nakatikim ka ng alwan sa piling ko. Ngayon, mararanasan mo ang maghirap. Pahabol pa nitong sigaw. Muli ay hindi niya ito nilingon. Humalakhak ito ng humalakhak. Walang ano-ano ay naputol yon at napalitan ng isang nakalulunos na daing. Yun ang nagpalingon kay Cindy. Nakita niyang tutok nito ang dibdib bago ito pasubsob na tumembuang sa marmol na sahig. Mama! Nagmamadaling nilapitan ni Cindy ang kinilalang ina. Severe stroke ang nangyari kay Senyora Beatrice. Kalahati ng katawan nito ay na-paralyzed. Tumabingi ang mukha nito. Nawalan nito ng kakayahang makapagsalita. Naging imbalido ang ginang. Hindi ito makakain kung hindi susubuan. Umiihi at dumudumi ito kahit saan. Walang magawa ang dating matayog na senyora kundi ang umiyak na lamang. Yun marahil ang tinatawag na karma, naisip ni Cindy. Hiningi ni Cindy ang pangunawa ng tunay niyang mga magulang na maalagaan si Senyora Beatrice. Inamin niyang napamahal na sa kanya ang nakamulatang ina na kahit paano nagpapasalamat siya dahil hindi nito pinaranas sa kanya ang maghirap noong nasa poder pa siya nito. Siguro, kahit galit ito sa magulang niya, kahit paano, alam niya na pinahalagahan din siya ng kinilalang ina. Pero, gayon pa man, ay pinaalam niyang maligayang maligaya siya ngayong nakilala niya ang totoo niyang magulang. Pumayag naman ang mga ito. Natuwa ang mga ito dahil sa pagkakaroon daw niya ng malinis na puso. Nagtiyaga si Cindy sa pag-aalaga kay Senyora Beatrice sa tulong ni Yaya Melinda. Hindi pa rin nagbago ang ugali nito sa kabila ng nangyari dito. Nadagdagan pa nga ang kasungitan nito. Naging bugnutin pa ito. Pero sa paglipas ng mga buwan, ay tuluyan nang bumigay ang katawan ni Senyora Beatrice. Inilibing nila ito sa isang napakagandang musileo na may gold engraved niche na inihanda nito in advance. Walang nabago sa last will and testament nito. Lahat ng mga pag-aari nito ay napunta sa Doña Beatrice Acosta Foundation na ang pangunahing misyon ay magbigay ng tulong sa mga mahihirap. Wala siyang pinanghinayangan sa pasya ng mama niya. Hindi man maganda ang intensyon nito, kaya hindi siya pinamanahan, mas maraming mamamayan naman ang makikinabang sa mga ipinundar nito at yun ang pinasalamatan niya. Kahit malaki ang nagawa nitong kasalanan sa magulang niya, ay nagawa pa din nitong patawarin ng kanyang ama at ina dahil sa kabila ng ugali nito ay hinayaan siya nitong mabuhay. At para sa kanya, mananatiling ina pa din sa puso at isip niya si Senyora Beatrice. Mahal na mahal niya to sa kabila ng lahat. Nawala man ang kinilala niyang ina. Dumating naman sa buhay ni Cindy ang totoo niyang magulang. Pinangako niya sa mga ito na gagawin niya ang lahat para mapasaya lamang ang kanyang magulang. Susulitin nila ang bawat oras na hindi sila nagkasama. Wala na sina Don Lucas at Senyora Beatrice. Wala na ang dalawang nilalang na kinatatakutang saktan ni na Cindy at Rafael. Pwede na nilang pag-usapan ang annulment ng kanilang kasal kahit nalabag yun sa kanyang kalooban. Mahal na kasi niya si Rafael. Pero mahirap ipagpilitan ang sarili sa isang lalaking hindi naman siya mahal. Patunay ang 6 na buwan nilang pagsasama nang walang nangyayari sa kanila. Kailangan na talaga niya itong makausap. Kailangan na nilang wakasan ang kasal-kasalang namamagitan sa kanila. Habang daan ay pinaplano ni Cindy ang sasabihin kay Rafael tungkol sa annulment. Kailangan maging maingat siya sa paggamit ng mga salita para hindi niya masaktan ang ego nito at para hindi siya mahirapang kumbinsihin nitong palayain na siya. But then, nasisiguro niyang hindi siya mahihirapang kumbinsihin nito
Dahil noon pa man ay kinukumbinsi na siya nitong palayain nila ang isa't isa. Noon lang niya na-realize na ang sarili niya ang kinukumbinsi niya na panahon na para lumaya silang dalawa. Natigil si Cindy sa pag-iisip nang matawag ang pansin niya ng Ford Expedition ng asawa na nakahinto sa tapat ng isang magandang townhouse. Alam niyang kay Rafael yun dahil memoryado niya ang plate number ng sasakyan nito. Mamang driver, pakibagalan nga ho, sabi niya. Tumalima ang driver. Bukas ang bintana ng sasakyan, kaya kitang-kita niya si Rafael na nakikipaghalikan kay Katrina. Tila tinarakan siya ng punyal sa dibdib sa nasaksihan. Ma'am, pwede na ba nating bilisan ang patakbo? Binubusinahan na tayo ng mga nasa likod eh. Anang driver. Ihinto mo manong. Nagkamot ito sa ulo. Ngunit tumalima rin ito. Bumaba si Katrina ng expedition. Tila hindi pa ito nasyahan sa pakikipaglampungan sa loob ng sasakyan. Umikot pa ito sa driver's side at tumingkayad para muling gawaran ng halik si Rafael. Pakiramdam ni Cindy ay umakyat na lahat ng dugo niya sa kanyang ulo habang pinanonood ang mga to. Sunod-sunod na busina mula sa kanilang likuran ang nagpalingon sa kanya. Agad niyang kinalabit ang driver. Paandarin niyo na ho, manong. Bilisan ninyo. Umiiyak na wika ni Cindy. Anak ng tipaklong. Nawika ng driver habang binubuhay ang makina. Agad na nagkulong sa kanyang silid si Cindy pagka-uwi niya sa bahay. At doon nag-iiyak. Impit na mga iyak dahil ayaw niyang marinig ni Yaya Melinda na noon ay kasama na nila ron. Tsak na mag-uusisa ito. Wala silang inilihim ni Rafael dito tungkol sa tunay nilang sitwasyon. It hurts! It hurts! Paulit-ulit niyang sambit. Kumusta si Yaya Marcos, Yaya Melinda? Kumunot ang noon nito. Si Marcos? Si Marcos ba tinatanong mo? Inulit pa nito ang tanong. Tama narinig mo, Yaya. May problema ba kayo ni Rafael, iha? Oh, wala ho. Nahahalata ko kasing tila iniiwasan mo siya. Kanina ay hindi ka na naman sumabay sa almusal. Tapos pagdating niya sa gabi ay tulog ka na. Tulog ka bang talaga, Cindy? Dati-rati ay hinihintay mo ang pagdating niya galing ng opisina at masaya kayo nagkukwentuhan hanggang hating gabi. May naaamoy akong problema sa inyong mag-asawa. Kinukumusta ko lang ho si Marcos. Ang dami niyo nang sinabi, Yaya. Nakatawang sansalan niya rito habang pilit na ikinukubli ang totoong damdamin. Yan pa nga ang isa eh. Bakit kinukumusta mong bigla si Marcos? Yaya, hindi naman namin ikinaila ni Rafael sa'yo na wala naman talagang namamagitan sa amin maliban sa pakikipagkaibigan, di ba? Minabuti ko lang na alisin muna sa eksena si Marcos dahil makakagulo lang siya sa sitwasyon. Noon yun. Pero ngayong wala na ang mga taong iniingatan naming saktan ni Rafael, may masama ba kung kumustahin ko si Marcos? Nagdusa rin naman yung tao, hindi ba? Bueno, matagal na siyang nagpapakatino. Hiniwalayan din niya agad yung kinasama niya. Siguro yung na-realize niyang gusto ko lang niyang gantihan kaya kinasama niyang babaeng yun. Nagpakasubsub na lang siya sa negosyo. Gusto sigurong magpayaman. Ngayon ko lang ipagtatapat sa iyo, Cindy. Lagi kanyang kinukumusta sa tuwing uuwi siya galing ng Davao. Naroon ang negosyo ng dati mong nobyo. Nangislap ang mga mata niya. Ano kaya kung maglagi ka muna sa atin, Yaya? Pag natsyempohan mo ron si Marcos, sabihin mong pasyalan naman niya ako rito. Ha? Sige na, Yaya. Nagkakaintindihan naman kami ni Rafael. Hindi niya alam kung bakit nagawa niyang sabihin yon kay Yaya Melinda. Naging bisita ni Cindy si Marcos isang linggo matapos niyang pakiusapan si Yaya Melinda na umuwi muna sa probinsya. Nasa sala sila at nag-uusap nang dumating si Rafael. Kumusta ka na, pare ko? Masayang tanong ni Marcos rito. Parang nakakalalaking ginisihan nito si Rafael. Hindi niya nagustuhan ang inakto nito. Ngunit naisip niya ring natural lang nagalit pa rin ito kay Rafael dahil tila papilitong ibinalibag ni Rafael ng magsagupaan ang mga ito. Ayos lang pare. Matalim mga matang tugon ni Rafael. Kinukumusta lang niya tayo, Rafael. Maganda na palang negosyo niya sa Davao. Pilit niyang inapula ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Really? Nice to hear that. Kumain na ba kayo? Oo, dito na ako naghapunan pare. Kanina pa siya eh. Nakangiting salo niya habang patuloy na hinahanapan ng palatandaang nasasaktan ang asawa. Sige, magkwento muna kayo. Papasok lang muna ako sa kwarto.
Nice meeting you again, pare. Inabot ni Marcos ang kanang kamay rito na tinanggap naman ng huli. Nakita niya kung gaano kadiin ang pagpisil ng mga ito sa kamay ng isa't isa. Pagkatapos ay umakyat si Rafael. Niyakag niya si Marcos na sardin sila mag-usap. Bakit kailangan dito pa tayo mag-usap, Cindy? Minsan na kasi kayo nagkasakitan ni Rafael at ayokong muli kayo magkainitan. Isa pa'y ayokong marinig niya ang pag-uusapan natin. Pagsisinungaling niya. Ang totoo ay sinadya niyang dalhin ito sa hardin dahil tanaw yun buhat sa kwarto ni Rafael. Gusto niyang ipadama rito ang sakit na idinulot nito sa kanyang damdamin. May gagawin ba tayong masama? Nakangisi nitong tanong. Hindi niya gusto ang bagong Marcos na kaharap niya. Malaki ang pinagbago nito. Malaki ang pinagbago ng kilos at pananalita nito. Nagka-ere ito at nasobrahan naman yata ang kumpiyansa sa sarili. O wala! Gusto ko kasing ipagtapat sa iyo ang tunay naming sitwasyon ni Rafael mula sa simula. Sige, makikinig ako. Nakangisi pa na wika ng lalaki. Tuluyan na kayang maghiwalay sina Cindy at Rafael? At dito na po nagtatapos ang ika-anim na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at keep safe everyone.